Hello. Hello. Good morning. Good afternoon. Good evening. Kamong bundo. Kamusta pa yan, mga friend? Hello, hello. Hello, mga friend. Kamusta pa kayo? Kumusta po kayo, mga friend? Alam po kung kakainin niyo. Pero hindi po kakainin na lang. Pagka po tayo kay Dani. Bigay po natin ito kay Dani, mga friend. Hello, hello, mga friend. Lalabas po tayo. Madilim pa, ha? Hindi natin papakainin ni Dani. Hello, Dani. Gusto mo ba ito? Madilim pa. Alas 7 na. Madilim pa. Apo. Madilim pa po dito. Sarap magpahamog. Saan na si Dani? Ito yung kinakain niya ito. Dinadala niya lahat. Kakain niya siguro yan. Magulo ko. Tsaka malamig. Malamig po doon. Balik na tayo. Madilim pa. Alas 7 na madilim pa. Ah, 6:54 pa lang po pala. Madilim pa. Upo muna tayo dito. Dapat tayong gagawin. Aray ko. So, bumili po ako ng anak ko nito. Lalagyan ng gamot. Pang gabi, pang araw. Yan. Binili niya sa akin. Dai-dai na dun, dai-dai na dun, lalagyan ng gamot, bumili pa. Hello, mga friend. Ala, hindi ko na painom ng gamot yung apo ko. Umiyan na lang.
Nalimutan ko pa inumin ang vitamin niya. Nalimutan ko. Hello, hello. Magandang gabi po mga friend. Kumusta na po kayo? Eto si ate, nagbibideo na naman. Kwentuhan lang muna tayo. Wala akong magawa. Wala akong maano, video kung ano. Hello, kumusta na po kayo mga friend? Laban lang po tayo sa buhay. Ganyan talaga ang buhay. Kung may mga problema kayo, kaya nyo po yan lutasin. Basta wag lang po kayo mawala ng pananalig sa Panginoon. Lagi lang po kayong tatawag sa Kanya. Ngayong Santa, ngayong linggon to, sana magbalik loob kayo sa Panginoon, mangingi kayo ng tawad kung ano man yung mga nagawa niyong mga kasalanan. Magmuni-muni tayo. Kung ano yung mga nagawa natin mga kasalanan, nag-sacrifice sa atin ng Panginoon sa mga nagawa natin mga kasalanan. Lagi naman po bukas ang palad ng Panginoon sa atin. Lagi naman tayo niya mapapatawad kung ano man nagawa natin kasalanan sa Kanya, malaki, maliit. Pero hindi ko po sinabing gumawa kayo ng gumawa ng kasalanan. Ako, ang pinagsisisihan ko, yung minsan mapang-ano ko sa kapwa ko, yung bunganga ko po, maano, mapamintas po ba, yun iniingi ko po ng tawad sa Panginoon yun, na baguhin niya yung pag-uugali kong ganun. Minsan nga napapagalitan po ako ng anak ko pag minsan nakakita akong taong ano, yung pipintasan ko bubukay bibig ko. Dapat po pala hindi na bubukay bibig ko kung masama lang sasabihin ko. Yun lang po. Nagpapasalamat ako naman sa Panginoon. At hindi niya pinababayaan ng pamilya ko, mga anak ko, mga apo ko. Salamat po Lord. Wala. Kagabi, tumawag yung mga apo ko. Natatawa ko. Malalaki na sila. Maano na sila magsasalita. Matatatas na. Ano-ano na yung mga sinasabi. Nakakatuwa sila. Tapos nakita ko yung manggang puno ng anak ko. Ang sarap ng mangga. Nakakatuwa. Mga hinog na. Maliliit na mga hinog. Nakakatuwa. Ang sarap. Kung nandun ako sa Philippines, kain ako ng kain nun. Paborito ko pa naman mangga. Lolo ko ngayon, anak ko. Bukas uuwi na ako ng Pilipinas. Tawon-tawon, anak ko, sabi, parang ano lang, ma. Kasi alam niyo mga friend, ang mangga dito iba. Mas masarap yung mangga natin sa Philippines kesa dito. Iba ang mangga nila dito. Masarap yung mangga natin. Kasi yung mangga nila dito, ano, yung parang sa atin, ano ba yun? Apple mango ba tawag natin doon? Yung parang lasang gamot, ganun yung mangga dito. Malalaki, tapos nahihinog. Gusto ko yun pag maniba, masarap. Tsaka hindi, iba yung mangga nilang, manggang kalabaw nila dito, iba. Iba kaysa sa atin. Mas masarap yun sa atin. Basta iba. Tapos mahal pa. Tsaka dito, mahal magkasakit. Katulad ko, masakit yung lalamunan ko. Hindi ka lang basta-basta pupunta doon sa doktor. Tatawag ko muna, magpapa-schedule ka pa.
Hindi katulad sa Philippines, pag sumakit yung, kuwari, masakit ang ulo mo, inuubo ka lang konti, makakabili ka sa sari-sari store ng mga gamot. Dito, hindi. Kailangan may reseta ka pa. Kaya mahirap magkasakit dito sa Amerika, tas ang mahal-mahal pa ng mga gamot. Tas ang mahal-mahal pa ng mga, sa doktor. Kaya mahirap magkasakit dito, Diyos ko. Buti na lang mayroon na kami insurance sa doktor. Eh kaso lang, tatawag ka muna bago appointment ka pa bago ka magpunta ron. I-schedule ka pa. Hindi katulad sa atin sa center sa Philippines. Pag may masakit sa'yo, punta ka na kagad. Dito hindi, may appointment pa. Pero buti po ngayon, nawawala-wala na yung sakit ng lalamunan ko. Pero mamaya, may pinainom sa akin si Paula kahapon. Every 4 hours. E kaso naubos na kahapon ng maga. Sabi ko kagabi, ibili niya ako ng gamot. Yung bibili niya akong gamot ngayon. Sabi ko yung sa lalamunan, yung nanunuyo. Masaka masakit. Pero ngayon di na po masyado. Pero inom pa rin po ako ng gamot. Kasi po yung sinus ko, hindi lumalabas yung sipon. Kaya siguro, ganun, naipon na dito. Ako, hirap pa magkasakit. Ako, Diyos ko, hindi bali wala na akong pera, basta wala lang akong sakit. Inihiling ko lang sa darating kong birthday. Sana malusog ako, wala akong sakit. Yun lang inihiling ko lang. Malusog ako, bigyan pa ako ng lakas ng katawan, bigyan pa ako ng maraming birthday, para naman makita ko paglaki ng mga apo ko, tsaka ng kung ano magiging buhay ng mga anak ko, matulad ng anak ko si Enyong, gusto kong mapabuting buhay niya, gusto kong maparehab yung anak ko. Inaabot ng hanggang maga sa sugal. Pag kahit sandaan yung pera, pupunta doon sa bingguan. Naabot hanggang maga doon. Diyos ko. Magkaperang kuwari 50 pesos, takbo kagad doon sa bingguan. Ano ba yan? Pag walang pera, bibenta yung cellphone. Kung ano yung may ibibenta, binibenta niya. Pero natutuwa naman po ako sa anak ko kasi hindi siya nagnanakaw. Hindi katulad ng iba na may bisyo na nagnanakaw siya. Hindi. Hindi siya nagnanakaw. Pero, siyempre, kabibisyo mong ganun pag wala ka ng maibenta. Baka maisipan magnakaw. Kaya dapat iparehab na lang yung batang. Nagsisilaki niya yung mga anak niya. Tapos pag hindi nakakalabas na walang pambinggo, yung mga anak na sinisigawan. Eh kasi yung salita ng pasigaw kasi bingi. Kaya ganun siya magsalita malakas. Kala mo galit ng galit. Ay nako, buhay. Inihiling ko sa Panginoon, gumaling na yung sakit ko. Tsaka yung sakit ng braso ng asawa ko. Ang sakit ng mga anak ko. Bigyan ng kalusugan yung mga anak ko. Sana matupad nila yung mga pangarap nila. Diyos ka, Panginoon, tulungan niyo po ako. Maraming salamat po sa biyayang pinagkakaloob niyo po sa aming Panginoon. Binibigay niyo po sa aming tsaking mga anak ko. Pero minsan po, sumasagi din yung lungkot sa akin. Pag naalala ko po yung mga apo ko. Siyempre, hindi po natin maalis yun dahil matagal po natin nakapiling yung mga apo ko. Tsaka yung mga anak ko. For the first time, ngayon lang ako nalayo sa mga anak ko. Lagi kong kasama yung mga anak ko. Nakakalungkot. Mahirap din po pala yung
po at tumalit kasama mo sila, tapos biglang mawawala ka sa kanila. Eh sila pa naman ang buhay ko, yung mga anak ko. Yung panuntunan ko sa buhay ko, sila, sila ang buhay ko. Kahit nung maliliit sila, kahit naghihirap ako, basta sila malusog, kumakain sa oras. Masaya na ako nun. Hindi naman po ako naghahangad ng malaking ng kayamanan. Hindi po ako naghahangad ng ganun. Hinahangad ko lang kumakain ng 3 beses mga anak ko, yung nakakaluwag-luwag lang, ganun lang. Hindi ko na iniisip na yumaman. Pero kung pagkakalob ng Panginoon, tumama ako sa luto, nakutuwan-tuwa ako nun. Makaka-uwi ako ng Pilipinas. Maibibili ko yung mga apo ko ng mga gusto nila. Nakakatuwa rin po yung mga harap eh. Nakakatuwa. Kaya nag-ano po ako, nag-YouTube channel ako. Kasi para magkaroon ako ng income, kahit pa paano, mayroon akong pera para pag nangyay yung mga apo ko, may bibigay ako. Kaya gustong-gusto ko ma-monetize ako ni YouTube channel. Kaya yung mga kaibigan ko, humingi ako ng tulong para ma-monetize ako ni YouTube. Para ano... Kasi gusto ko talagang ma-monetize ako ni YouTube para kung ano, makaipon ako ng pera, makaka-uwi ako ng Pilipinas. Malay niyo po, malaki ang sweldo ko sa YouTube. Kung ma-monetize ako ni YouTube, makakatulong ako sa mga kababayan kong kapos. Ganun po. Masaya po ako pag nakakatulong ako sa kapwa ko. Anong pa man po sa Philippines, maano naman po ako, hindi naman po ako madamot eh. Alam ko po sa sarili ko, mabait ako. Nung minsan po nung nag-charity kami ng anak ko, kasama ko si JR, si Grace, tsaka yung tita niya. Na migay po kami ng yung anniversary po nila, dapat kakainin na lang nila, ay handa, lalabas sila. Ang ginawa ng anak ko, nag-ano na lang po kami sa Rose Bullet, pabi mga homeless, namigay kami ng pansit, tas mga laruan, mga estepe, mga ganun-ganun pinamigay. Parang ang luwag-luwag po sa puso, ang sarap po pala magbigay. Ang sarap po magbigay sa kapwa ang wala. Ang sarap po. Yung ganun ang gusto ko. Ganun ang gusto ko pag ano, pag halimbawa, sumildo ko sa YouTube na malaki-laki. Mag ano rin po ako, magcha-charity rin po ako. Magbibigay din po ako. Yung bless ko po, share ko rin po sa kapwa ko. Ganun po yung pangarap ko. Sana matupad. Sana ma-monetize ako ni YouTube. Sana marami pa mag-subscribe sa akin. Huwag po kayong magsawa sa mga video-video ko na ano-ano lang ginagawa ko rito sa bahay namin. Eh, linoloko ko nung anak ko. Sabi daw, nagsasawa na daw yung mga nanonood sa akin sa video ko kasi yun at yun din daw ginagawa ko. Eh, ang content ko ngayon, buhay ko sa Texas, di po ba? Eh, di siyempre yun ang mga ginagawa ko lang dito sa loob ng bahay namin, yun ang content ko. Yun, minsan pag lumalabas kami, binibidyo ko yung mga lugar-lugar. Tapos kung saan kami nagpunta. Eh, kasi po sa mall, bawal magbidyo. Minsan panakaw lang ako nagbibidyo doon sa mall. Kaya minsan... kapraso. Minsan, nakikita mo yung kaprasong palda lang. Natatakot ako. Baka mahuli ko. Ikulong ako. Nakakatakot po. Minsan naman, gusto kong magtanong kung pwede mag-video. Nahihiya naman ako minsan magtanong.
Gusto ko sana itanong kung pwede mag-video doon. Baka hindi naman po masamang magtanong, di po ba? Kaya ako pinipilit ko, kahit balubulok to yung English ko, nag-i-English talaga ako. Masarap matuto yung fluent English. Kaya ako, pag ano, basa ko ng basa, iniintindi ko yung mga sinasabi English ng mga nung kausap ko. Iniintindi ko mabuti. Pagka ano, sumasagot ako kahit balubaluktot. Pasabihin naman nung kano, what? Uulitin ko. Naintindihan na niya. Kasi iba English natin eh, kasi sa English nila. English nila masyadong islang. Yung apo ko nga sabi niya, shoe, shoe. Lola, where's my shoe? Shoe. Anong shoe? What shoe? Apo, what shoe? Nung pala shoes, puta. Shoes pala. Sabi ko, kasi yung English mo hindi ko maintindihan na po eh. Sabi mo, shoes. Shoe, shoe. Sabi niya, ay naku. Eh, hindi ko maintindihan nung pala shoes. Tinawag ko yung nanay. Raisa, ano sinasabi ni Emerald? Shoes, shoes daw. Shoes, ma. Baka shoes. Pala shoes nga. Kasi lalabas siya, hinahanap niya shoes niya. Oh my God, shoes pala yun. Shoes, shoes. Oh. Nakakatuwa. Shoes, shoes daw yun. Kanina, nag-video ako, napanood ko sa Facebook, nakakatuwa. Eh, may YouTube channel din si JR. Sabi ko, lagay niya sa YouTube niya yun. Marunong naman siya mag-edit eh. Ako nga, hindi marunong mag-edit. Pero, someday, malay niyo, matuto ko mag-edit. Pag-aaralan ko mag-edit. Yung may mga tawa-tawa, halakhak. Nakakatawa yan. Tutuwa kanina, nagbibidyo yan ako. Maluwag sa ano, sa dibdib pa pala pag ganun yung na ano nung anak ko, natutuwa ako. Ay, mamaya tatawagan ko yung anak ko si Raisa kasi day off niya ngayon. Thursday ngayon, day off niya ngayon. Tatawagan ko siya mamaya. Pauwi na siguro yung anak ko niyan. Kasi ano, may binili lang yun sa ano, bibili niya ako ng gamot. Ay, lagyan na natin ng tubig kung ano na misira. Mahirap po talaga yung sipon na ano, hindi lumalabas, masakit sa lalamunan tsaka sa ano, dito. Lagay tayo ng zombie cubes. Crush it, crush it.
Report ko nanti. Siguro, bibiling gamot yung anak ko. Parang. Kwento-kwento na lang ako. Mas wala akong mga video. Pasensya na po kayo sa video ko, mga friend. Sinishare ko lang po sa inyo yung buhay-buhay ko. Maraming salamat po sa inyo sa pag-subscribe niyo sa akin, mga friend. Mamaya pala magbibideo ako sa TikTok para ano, para suportahan ako ng mga prank ko sa TikTok. Kung tutusin, may prank ako sa TikTok, kulang 4,000. Sana suportahan ako ng mga prank ko sa TikTok. Eh yun, sobra-sobra ng ano yun, mamonetize ako, 1,000 lang naman. Tapos 40 hours yata. Hindi ko alam kung ano yung 40 hours. Sana panoorin niyo yung video ko rin para ano. Maka ano ko ng hours. Hindi ko alam kung ano yung, paano yun eh. Hello, hello mga friend. Na-miss ko na rin yung mga friend ko sa Pilipinas. Nakakamiss din yung paglabas mo, may kakwentuhan ka. Eh dito, paglabas mo, wala kang makikita. Papakita ko lang sa inyo, friend, yung aking ano. Tinan niyo yung aking mga pula. May pula ako ng suha, red pepper, napian ako siguro. Naghanap pa siya ng gamot ng nanay niya. Good morning, Danny. Good morning ka, Danny. Good morning, you say good morning. Good morning. You say good morning, video. Pinakita yung gilas ng mga kakainin niya, no? Hindi mo makuha ka na. Ano yan na pala? Kinain niya pa, binigay natin pizza sa kanya. You eat. Punta po tayo dito sa ano, lamig po, mga friend. Ayun po yung mga usaw. Yung usaw, oh. Kita niyo po yung usa, ayan, oh. Nag-iisa lang siya, yun. Yun, yung usa, takbo-takbo siya, isa lang siya. Ayun pa isa. Dalawa sila, usa. Ayan ni anak ko. Diyan ni anak ko. Ito po, oh, lalaki na nung pula kong milon. Yan, milon po yan. Ito kamatis, ito red pepper, ito meron nang tumutubo isang apple, pero dito sa suha wala. Ito, nagpunla naman ako dito ng lemon, tsaka red pepper din. Ito ano ko, wala, yung celery ko namatay po siya, nasobrahan sa tubig. Pero isa dito hindi,
Buhay po yung celery ko dito. Ayan na. Ayan, celery ko yan. Buhay siya. Pero sa iba, namatay. Ano eh. Sige na po mga friend. Bye-bye. Thank you. See you my next video. Share and like. And ano ba yung tawag dun? Subscribe my YouTube channel, Dolores Tupas. My TikTok, Dolores Manalili Tupas. My page, Dolores Tupas. At pakipindot po yung bell para updated kayo sa aking mga video. See you next video. Bye. Love you all.